natanggap ko yung mga sulat, nakita ko yung mga iba't ibang problema ng mga farmers namin. Mula doon, nakapili kami ng mga aming bibigyan ng kanilang kahilingan, and with this trip, na-realize ko na talagang kailangan talaga nila ng tulong, at para ito sa pamilya nila, para magkaroon sila ng pag-asa, para makabangon sila. Nandito tayo sa barangay Tulay na Lupa para i-grant natin yung wish ng isa sa ating mga farmers na si Edwin Villanueva. Samahan niyo ako. Ay, ako'y humiling nung wheelchair dahil ibibigay ko nga rin sa hipag ko na na-stroke siya na balda. Kaya kailangan yung wheelchair. Pag siya mapunta sa ibang lugar, bababahin ng asawa, di ba na siya nakakalakad. Ilan taong ka na ba kaya yung nakakalakad? 6 years na raw. Ano po yung inihiling nyo na wheelchair kayo para kay Ate Gemma? Para po sa kanya, para may daw po siya mahirapang maglakad. Ito po yung pakiramdam ngayon, Ate Gemma. Malaki po ba may tutulog yan sa inyo ngayon? Ay, masaya dahil tatapad yung yung wish na tulong sa kay Gemma. Salamat, salamat po sa Primex Foundation, sa inyo pong lahat. Salamat. Aking may bahay ngayon, nabigyan siya ng wheelchair para sa kanyang gamit. Ito yung nagpapasalamat at medyo nakaluwang ako at ganun din siya para sa kanyang mga pangangailangan sa paggalaw, paglalayas o pag-aalis. Ang ginawa ko nun, yung magagawa ko, na ako ang lagi nasa bahay, kapag ma-CR, kung mapunta sa lababo, kumakain, alalay, akay ko siya. Ngayon, kung siya'y nahihirapan ng maglakad, may tungkod, binubuhat ko siya. Ngayon, kung gusto niyang pupunta doon sa anak at nandoon sa labasan, tabi ng highway, binubuhat ko siya para makarating doon hanggang sa pag-uwi. Papasalamat po ako sa nagbigay loob dito sa aking may bahay. Maraming maraming salamat po sa Primex at sa inyo pong lahat. Maraming maraming salamat. At yung kapatid ko ay di na mahihirapan. At kami po ay nagpapasalamat sa Primex. Maraming maraming salamat.